kasabay ng kabi-kabilang handaan sa mga nakaraang araw. Ang samut-saring tapong pagkain o food waste. Pero para kay Lola Corazon, 61 taong gulang, biyaya ang hatid nito. Sa loob ng 4 na taon, paghahanap ng tiratirang pagkain mula sa iba't ibang fast food at restaurant ang naging kabuhayan nila. Matapos ang magdamag na paghahanap, nakaipon sila ng kalahating sako ng pagpag. Hindi pa man siya nakararating sa bahay, sinalubong na siya ng apong si Jerry Boy, 11 taong gulang. Pagdating sa bahay, agad binuksan ni Jerry Boy ang sako ng pagpag. Pero kumakain talaga sila niya, Nay. Dahil sa gutom sa umagang yon, hindi na nagawang hugasan ni Jerry Boy ang mga tirang pagkain, gaya ng pritong manok. Kumain din pati iba pa nilang kalaro. Ano naman laki siya ng malinis? Kaya kahit ano, kakain din. Paano malalaman kung malinis? Kung pwede pang kainin? May ilang panis. Amoy naman yun talaga. Pag di mapanis, kain din. Malinis. So yan, yung mga napilian nyo na, yung pwede pa. Pagkay, medyo panis-panis na, hindi namin sali, ilagay pa sila. Awa. Kaya nga, patay-patay na yung katawang mong trabaho para lang makabigay ko sa mga apo. Mag-iisip talaga lang saan-saan mong, kaya lang mapipilitan mong trabaho ay para mayroon akong ibabigay. Kaya sa kanila, mga magulang, kain man rin sila. Ayaw man talaga nila manghingi. Kaya dito man talaga sa akin. Matapos kumain ng mga tirang manok, ibinigay naman ni Lola Corazon ang nakita niyang tinapay sa mga apo. Pero makikita sa lagay ng tinapay na expired na ang mga ito. Yan lang kung makabasa kayo, maliit mo ng ano, hindi ko makakita. Kasi kung hindi po pwede, maasim. Hindi ba ito maasim? Baka mo siya? Kaya kaya buli pa. Saan mo dadal na ngayon yan? Ha? Ang gagawin doon? Bibenta. Bibenta? Mamaluto? Ano? Bibenta po. Bibenta? Ang mga hindi nakaing pagpag, dinala naman ni Jerry Boy sa tindera ng lutong pagpag na si Annabel Lazaro. ₱20 ang bayad sa nakolektang pagpag ni Lola Corazon. Agad nang inihanda ni Annabel ang lulutuin. Ano yung mga lutong ginagawa niyo? Yeah, prito, kaldereta lang. Luugasan pa kasi ng mabuti yan eh. Kasi kumakain din kasi kami nito eh. Sabi ko yung pagpag-gabi ka. Kadiri naman yun. Nung una? Oo, kadiri naman yun. Sabi ko may mga tissue. Tapos sabi niya, ba nung luugasan ko, kahit pala pa ako tira-tira, masarap din pala pa ako yung pagpag. Yun, maging mabilis yan. Hindi naman po kami nagkakasakit yun kasi kung may nagkakasakit yan, may nagreklamo na po sa amin. Hindi pa man tapos magluto, may mga nakaabang ng mga customers si Annabel. Ang pagpag kanina, naging kaldereta, adobo at inasal. Kano? 10, 20, 15. Ano lang po, wala, hindi po para-paraso. Tansyahan lang. Marami po yung ganis. Marami naman po. Mura kasi tinda ko eh. Dinadayo kasi tinda ko. Diba? Masarap yung pagpag eh. Para sa
akin kasi, aminin ko masarap to. Pero po, ano, hindi na po ako nagdalawang isip at saka nag-inarte. Tsaka wala naman siya efekto sa tiyan ko eh. Kung magbuhay ako sobrang linis, kunting dumi lang baka mamatay na ako. Ano lang? Bumili rin si Jerry Boy ng 10 pisong halaga ng adobong pagpag. Ito na ang magsisilbi nilang pananghalian. Ano makikita namin eh? Tama lang tas kain eh. Kasi hindi naman pumiminti sa isang araw, dalawang araw yung pagpag. Kasawa naman din. Ito naman yung kahit pansit lamang, gulay, yan. Wala na talaga, balik na ng mga pagpag. Sa dami ng mga nagugutom, katulad ni Jerry Boy, nakababahala ang problema ng food waste sa Pilipinas. Nangyayari ito mula sa production hanggang sa consumption ng pagkain. Sa Benguet, halimbawa, na itinuturing na vegetable basket ng Pilipinas, tone-toneladang gulay ang itinatapon matapos hindi makapasa sa quality control. Ang ibang gulay, nabubulok naman dahil sa kakulangan ng storage facility. Kasi sa production level pa nga, mas marami pa siguro yung losses natin doon na hindi natin naaaral pa, no? Kagaya ng ating rice, sa pag-harvest pa lang ng rice, meron na tayong losses dahil sa manual or mechanization or non-modernized equipment, maraming losses. Sa datos naman ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI, noong 2015, umabot sa 1,212 metric tons ng bigas ang wasted o nasayang. Katumbas ito ng 24,240 na sako o kaban ng nasasayang na bigas kada araw. Sa isang pag-aaral, umabot sa 1,717 metric tons ng plate waste o yung itinapong tirang pagkain noong 2015. Katumbas ito ng 95 na dump truck ng plate waste kada araw. Para parehong masolusyunan ang problema ng food waste at dumaraming bilang ng mga nagugutom, ipinanukala sa Senado at Kamara ang Bill on Reducing Food Waste through Food Donation and Food Waste Recycling o Food Waste Reduction Act. Layo nito na maibigay ang mga surplus food ng iba't ibang kumpanya sa mga tinatawag na food insecure o mga taong walang sapat na makain. Sa ilalim ng panukala, ang mismong may-ari ng establishmento ang pipili at maghihiwalay sa mga pagkain pwede pang kainin. Kapag nasiguro ng ligtas ang mga pagkain, saka pa lang ito ibibigay sa mga accredited na food bank na tinukoy ng DSWD. Sa ngayon, nakabimbin pa rin ang dalawang bersyon ng Food Waste Reduction Act sa Kongreso. Alas 7 ng umaga, sasamahan namin sina Franz at Paul, miyembro ng non-government organization na Rise Against Hunger Philippines, papunta sa Divisoria. Ang pakay nila, mangolekta ng mga patapon at pinagtabasang gulay sa palengke. Ang mga gulay na mahihingi nila, dadalhin sa kanilang food bank sa Tondo, Maynila. May mga gulay, kunyari, repolyo. Kunyari, may kagat na insekto. Actually, mas safe yun. Di kasi ibig sabihin, pag may kagat na insekto, walang pesticide. Pagdating namin sa pwesto ng tinderang si Ria, nakahanda na ang mga gulay na ibibigay. Pinukukudo namin yung lusaw. Anong lusaw? Anong lusaw dyan? Ano, yung sobrang lang yung pagdalusaw na eh. Hindi yung gaya na ito, managugulay pa yun. Okay. Bakit nga pala tatin tinanggal ito? Ito yung hindi binibili, aparte, na binibigay niyo sa kanila. Habang nasa pwesto kami ni Ria, sunod-sunod na ang nagbigay kina Franz at Paul ng kanilang mga pinagtabasang gulay at vegetable trimmings. Tatlong malalaking plastic ng gulay ang naipon. Idiniretso nila sa food bank ang mga nakuhang gulay. Sasamahan ako ni Jomar Fleras, director ng Rise Against Hunger Philippines, na libuti ng food bank. Kasi nakakatulong kami sa kanila na mabawasan nila yung kanilang expenses. Because sa pag-dispose, di ba? Sa pag-dispose, may bayad yun. Meron sila mga professional companies na nag-dispose nito. Hindi ito basta itatapang mo lang sa basurahan. So malaking bagay na
natutulungan nila yung mga tao na hindi magutom. At the same time, nakatutulungan rin namin sila na mabawasan kailang mga gastusin. Like yung mga vegetables. Yeah, yung galing sa ano, galing sa Divisoria. Opo. Niluluto kagad yan. So alam nila kung paano, what we call re-engineer, repurpose the food. So ito yung kinatawag natin na ugly fruits and vegetables na normal tinatapon na lang na pwede pang kainin. Ngayong umaga, aabot sa 200 bata ang pakakainin sa food bank. Kabilang sila sa mga pinakamahihirap sa lugar. Nakikipag-unahin kami sa barangay dahil alam nila yung sino yung mga hikaw sa buhay. No? Sa Tondo, mula sa daycare centers, we work upwards towards the family. So buong households ang inaalagaan na at pinapakain namin. Volunteer din sa food bank ang ilang mga magulang ng mga bata. Isa sa mga volunteer, si Cecilia Cama. 2 anak niya ang benepisyaryo ng food bank. Ngayon, maski pa paano. Okay na po, hindi na po sa po naman lang. Gaya po ngayon, yung isa kong anak na grade 6, dito po siya, kaya dito po kami nag-volunteer. Kapalit, malinis na pagkain, disenteng pagkain. Opo. Magandang alternatibo yun, ma'am. Di po ba kaysa ng mga panahon na magpapagpag ka? Bukod sa kusina ng food bank, ipinakita rin sa amin ni Jomar ang kanilang storage room. Dito, iniimbak ang mga produkto na ibinigay ng iba't ibang food company sa kanila. We can cook spaghetti, we can cook tocino, no? We can cook mga luncheon meat, no? Corned beef, no? So, yung mga bata na gusto naman nila yun eh. So, ang ginagawa lang namin, nire-engineer namin sila to make them healthier. Yung mga processed food na malapit na sa expiration date nila, yun yung mga rescued food nyo? Basically, lahat ng food that's meant for other destruction. Ay, kasama yung mga, yes. Ano, yung mga canned, no? Mga processed, canned kasama, no? Yun. Sinisiguro raw nila na ligtas, malinis at pwede pang kainin ang lahat ng pagkain inilalagay dito. Maraming talaga nag-donate rin sa amin na surplus lang nila. Hindi naman yung... Like this one? Yes, mga surplus lang. Yan. Mm-hmm. At may mga individuals din kami, they come here, nagdadala sila ng mga sako ng bigas, mga asukal. Yan, expiry, hindi namin tinatanggap. Pagkatapos ihanda ang mga gulay na nakuha sa palengke, sinimula na itong lutuin ng mga volunteer. Ang patapon na sanang gulay, sinamahan ng sardinas. Alas 11 ng umaga, dumating na ang mga bata. Dalawang batch yung mga batang estudyante na nagpupunta dito sa food bank. Una, yung mga batang kagagaling lang sa eskwela, dito muna dadaan para mananghalian. Pangalawa, yung mga batang estudyante naman, bago pumasok sa eskwela, dumadaan din dito para kumain muna. Benepisyaryo rin ng food bank si Lola Lilia Ortillo at kanyang 2 apo na sina Joy at Resmar. Araw-araw silang pumupunta rito sa food bank bago pumasok sa eskwela. Pag pumasok yung mga apo nyo, daan lang dito, may laman na yun siya. Opo, malaking bagay po yun. Oo. Pati sa akin. Papasok kami, hindi pa lang kayo mga bata, kayo mga nakapaluto. Wala pa yung tatay nila para maghanap ng pangibig. Kasi dito lang po, dito rin kami. Binisa ko lang siya, binisa. Dito kami sa taan ng kain. Bukod sa food bank dito sa Tondo, may isa pang pasilidad, ang Rise Against Hunger sa Taguig City. Nag-iimbak din sila dito ng mga rescued food o mga donasyong pagkain. Ngayong araw, namigay sila ng mga pasta, mantika at biskuit sa ilang residente ng barangay Ususan. Donated ito, hindi man ito yung mga surplus, hindi ito near expiration. Ayon sa Rise Against Hunger, malaking tulong kapag nadagdagan ang mga food bank sa Pilipinas. Magagawa lang daw ito kung magkakaroon ng pulisiya ang pamahalaan tungkol sa pamimigay ng food donation ng iba't ibang kumpanya at establishmento. Bahagi kami ng consultative group dito sa mga panukalang batas sa Kongreso at Senado. At isa sa mga advokasya namin ay
ang dapat yung mga food waste or food surplus ay may ipamigay sa mga nangangailangan at hindi siya dapat itapon. Kasi about 30% ng lahat ng pagkain na pinoproduce ay nasasayang. At ang 30% na to ay sapat para tugunan yung pangangailangan ng lahat ng mga nagugutom na tao. Tinatayang nasa 1.6 bilyong tonelada ang nasasayang na pagkain sa buong mundo kada taon. Sa ibang bansa, may ginagawa ang gobyerno para mabawasan ang food waste. Sa Hong Kong, sinamahan namin ang dalawang overseas Filipino worker na mangulekta ng pagkain sa isang food establishment. Wala po nang tinapay. Kanto, dinodonate po para sa amin, sir. Para may mga kakainin po kami kasi kami po ay nawalan po ng trabaho. Tapos binibigyan po kami ng mga tinapay po. Lahat ng hindi maibebenta, idinodonate sa mga NGO gaya ng shelter na tinitirhan ng ilang distressed OFW. Sang-ayon na rin sa ipinatutupad na pulisiya sa Hong Kong. Ano yung mga nabigay sa inyong mga pagkain? Yung mga, ito sir, egg, ito, bread, sandwich, saka itong salad sir. Sa mayaman po, ito po ay snack po, pero sa amin, breakfast na po ito namin.